Yung team ko naman, nagpa-presscon, here's the lineup that we want. Hindi mo naman pala alam yung rules. Hindi ka binrief. Simula po ngayon, lahat ng inyong kapalpakan, ha, i-highlight po namin yan at hindi po namin kayo tatantanan. Alam nyo, naging problema po natin dito sa Gilas Pilipinas na to, itong sa Asian Games na to, masyado po natin na-overlook yun pong preparation for the Asian Games because we're so obsessed with the World Cup no, na alam naman po natin na wala po talaga tayong pag-asa. No, kung matatandaan po ninyo, a few weeks back, sinabi ko, dapat priority rin po natin itong Asian level kasi ito po yung kontinente natin. Dito po tayo dapat mag-impose ng weight kasi ito po yung mga ka-level natin. Pag denominate po natin sila, tsaka po natin tignan yung mga mas mataas na level. Di ba ito yung problema na ito, no, na nagbigay po tayo ng lista, tapos bigla ang maglalabas po tayo ng bago, hindi na po dapat umuusbong yung ganito eh. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi naman na po tayo mga bata eh. Kaya nga po kayo yung mga nakaupo dyan, kayo yung mga professional eh. Kayo po yung mga nakakaalam. Responsibilidad ng mga National Sports Associations na alamin kung ano ho yung mga batas, kung ano ho yung mga rules, at responsibilidad din ho ng mga National Sports Associations na alamin kung sino-sino pong mga players, mga manlalaro o atleta, yung magiging available, yung magiging competitive, at yung magiging valuable pagdating po ng tournament na atin pong sasalihan. Eh ito pong Asian Games na to, hindi naman ho ito bigla ang nangyari. Hindi naman ho bigla ang sinabi, oh, Asian Games tayo next week, yung lista ninyo. Hindi naman ho ganun to eh. Dapat ka po yung Asian Games 2022 pa ito mangyayari, na-extend na nga ho ng isang taon eh. Nabigyan na nga ho tayo ng pagkakataon para mas ayusin ho natin yung lineup na atin pong ibibigay. Wala ho tayong maayos na transition from the MVP group, pinasa ho sa San Miguel. O ayan, ayun yung mga papel, bahala kayo sa buhay ninyo. Diba? Yung team ko naman, nagpa-presscon, here's the lineup that we want. Hindi mo naman pala alam yung rules. Hindi ka binrief noong mga dating mga nakaupo. Yun ho yung nakakalungkot dito. Ito hong problema natin sa Asian Games na to. Isa lang ho sa napakaraming sigalot. No, isa lang ho sa napakaraming problema. Di ba na kinakaharap ho natin dito sa NSA na to. So Boss Alpanlilio, kung nakikinig ka ho ngayon, no? At kung kayo pa rin po yung talagang in control of the SBP, pakitanggal nyo na po. Huwag nyo na hong pabalikin yung mga tao na yan. Puro kapalpakan po ang ginawa. Mula ako sa World Cup campaign natin. Tapos itong si Coach Chotre. Ito, kala ko tapos na ako kay Chotre. Mula ako sa World Cup campaign natin. Hanggang sa natapos po yan. Sumama, nagalit po yung tao. Buti ka, nanalo po tayo sa China. Tapos palusot dito, palusot doon. Kasalanan ni ganito, na-injure si ganito. May personal problem si ganon. Di ba, ba't di ho ninyo tanggapin yung mga pagkukulang ninyo? Ba't hindi ho ninyo aminin na nagkamali ho kayo? Hindi naman ho kailangan matalino ho kayo sa mata ng mga tao eh. Hindi naman ho kailangan magaling ho kayo mag-English para hangaan ho kayo ng tao. Gawin nyo ho yung trabaho ninyo ng tama, pangatawanan ho ninyo. Eto, nakakaya ho yung Pilipinas. Alam nyo kung bakit? Eh, alam naman na natin yung rules. Nagpasa kayo, hindi na pwedeng baguhin yan, tapos aapila po tayo. Ano ibig sabihin? Mukha po tayong tanga. Pag pinagbigyan po yung Pilipinas, dapat pagbigyan din yung ibang bansa. At kung ako po yung organizer, hindi ko gagawin yan. Ilan ang member countries ng Asian Games? Pag pinagbigyan mo yung isa, pagbibigyan mo lahat. Di ba? Pag pinagbigyan mo yung Pilipinas sa basketball, pagbibigyan mo yung iba sa cricket, kung ano-ano mga sport na yan. So panahon na po sana para yung mga umuupo po sa mga posisyon. At eto, sasabihin ko sa inyo ha, hihiramin ko yung linya ni Boss Mike Enriquez. Kahit sabihin mo ng mga hater natin, ng mga troll ninyo na coach kami dito, nagmamagaling. Eto ang sasabihin namin sa inyo. Simula po ngayon, lahat ng inyong kapalpakan, ha, i-highlight po namin yan, tatalakayin po namin sa spin yan, at hindi po namin kayo tatantanan. Kasi kailangan na po natin umayos eh. Paano gaganda yung sistema natin dito? Puro na lang po tayo pasikat. Gusto po natin magpasikat, sablay naman. So ito na ah, lahat ho ng mga sports officials natin, hindi lang ho sa basketball, sa lahat ho ng mga NSAs, unahin po muna natin yung trabaho natin bago po yung kung ano-ano. Diba? Yun lang ho yung solusyon dyan. Boss Al Francis, kung kayo na po ang uupo, pakitanggal nyo na po yung mga buwisit niya sa SBP.
Lagi na lang tayo may problema, lagi na lang may ganito. Minsan lilipad ko kayo sa ganito. Bumiyahe kami ng 16 hours kaya kami napagod eh. Eh bakit hindi niyo ba alam yung lugar, yung mapa nung paglalaroan ninyo tapos irereklamo mo 16 hours kayong bumiyahe? Ba't kasi kayo nagutil doon sa 16 hours? Ay nako. So yun lang po. Sa sana wag na maulit ito. Sana last time na ho kaming ha-high blood din dito. Sana po last time na ito noon na kami po eh magre-reklamo. Kasi ho, kahit ho yung mga viewers namin no, nagagalit ni. Diba? Parang puro na raw ho kami reklamo. Paano hindi ho kami magre-reklamo? Puro ho problema. After ho nito, ha? Hindi na ho kami magagalit. Sana hindi na ho kami magagalit. Kailangan ko na ho mag-check ng BP.